Sa video na ito, alamin natin kung diretso na nga ba yung mga mananampalataya sa bagong langit at bagong lupa pagkatapos ng kamatayan. Alam naman natin na kapag namatay ang isang tao, mapakristyano man yan o hindi, after ng kamatayan yan, meron na agad yan patutunguhan. Kasi mga kapatid, may ilang mga nagsasabi, lalo yung mga hindi naniniwala sa Diyos o kaya man sa langit o impyerno, sinasabi nila na kapag namatay na yung isang tao, tapos na. Wala nang patutunguhan yung kaluluwa niya. As in, pag namatay na yung tao dito sa mundo na ito, yun na yung katapusan ng lahat. Wala nang kabilang buhay. Yung iba naman, meron silang paniniwala na kapag namatay ang isang tao, hindi agad siya mapupunta doon sa kabilang buhay. Ang mangyayari, matutulog muna yung kanyang kaluluwa hanggang sa dumating yung resurrection. So ang paniniwala nga natin mga kapatid, alam natin na kapag namatay na yung isang tao, meron agad siyang patutunguhan. Ngayon sa tatalakayin natin ngayon, linawin natin ito. Kapag ba namatay yung mga mananampalataya ng Panginoong Jesucristo o kaya man tayo, diretso na agad ba tayo doon sa bagong langit at bagong lupa? Meron pa ba tayong dadaan ng iba o kaya man hihintayin para makarating doon sa bagong langit at bagong lupa? So ano ba yung sinasabi ng Biblia patungkol dito? So bago natin masagot yung katanungan na yan, kailangan muna natin malaman yung konsepto ng final glorification. So yung final glorification, ito yung panghuling stage ng sanctification. So alam naman natin na yung sanctification, ito ay nangyayari lamang sa mga mananampalataya ng Panginoong Jesucristo. So yung unang stage niyan, alam natin, nung kinilala natin yung ating Panginoong Jesucristo bilang Lord and Savior ng buhay natin. So ibig sabihin, yung moment na tinanggap natin si Jesus bilang Lord and Savior ng buhay natin, na set apart na tayo. So ibig sabihin nun, inalis tayo ng Diyos dito sa mundo at nilagay niya tayo doon sa pamilya ng Diyos. Na-set apart na tayo. Ginawa niya tayong banal. Pero mga kapatid, syempre, hindi matatapos doon. Tuloy-tuloy pa rin yung sanctification sa mga tao. Ibig sabihin niyan, meron tayong tinatawag na progressive sanctification. So habang nabubuhay tayo sa mundo na ito, at hindi pa tayo pumupunta doon sa kabilang buhay, patuloy yung pagpapabanal sa atin ng ating Panginoong Diyos. So ibig sabihin, binabago at nililinis tayo ng Diyos araw-araw. Kasi nga mga kapatid, kahit tanggapin natin yung ating Panginoong Jesucristo bilang Lord and Savior ng buhay natin, hindi pa rin naman mawawala totally lahat ng kasalanan natin at hindi tayo magiging perpekto. Nagkakasala pa rin tayo. So, patuloy tayong lilinisin ng ating Panginoong Diyos. Patuloy niya tayong sinasanctify. So yan yung pangalawang stage ng sanctification. Tuloy-tuloy po yan habang tayo ay nabubuhay sa mundo na ito. Pero yung panghuling part ng sanctification, yan nga yung tinatawag natin na final glorification, mangyayari yon pagdating na ng resurrection. So ibig sabihin yan, yung final glorification na yon, yun yung huling gagawin sa atin ng Diyos na pumapatungkol sa ating kaligtasan. Ngayon mga kapatid, ang makakaranas lamang nitong glorification na ito ay walang iba kundi tayo lamang na mananampalataya ng Panginoong Jesucristo. So ibig sabihin, kapag dumating ka sa point ng glorification, magkakaroon ka ng glorified body. So ibig sabihin, hindi ka na magkakaroon ng pangkatawang lupa, katawang panglangit na siya. So sinasabi ng ilan, pagdating ng panahon, pagdating ng resurrection, yung magiging katawan daw natin ay magiging katulad ng sa ating Panginoong Jesucristo nung time na siya rin ay na-resurrect. So yun po mga kapatid, yung tinatawag na glorification. Ibig sabihin, yung mga kasalanan mo, totaling aalisin na yan sa katawan mo. Wala nang matitira dyan. Hindi katulad ngayon, meron pa rin kasalanan. Pero pagdating ng final glorification, magiging perfecto ka na. Wala ka ng kapintasan, maayos na yung lahat para sa'yo. Pero mga kapatid, syempre, hindi ka naman magiging katulad ng Diyos. Ibig sabihin lang yan, talaga maiiba na yung katawan mo. Magiging panglangit na talaga siya, hindi na panlupa, na limitado. At syempre mga kapatid, alam naman natin, kailangan natin maging glorified body para nga dun sa buhay na walang hanggan. Ibig sabihin yan, kapag talaga nagkaroon ka na ng glorified body, wala nang katapusan yung buhay mo, hindi ka na mamamatay. Kumbaga yung buhay mo magtutuloy-tuloy na hanggang sa pangwalang hanggan, doon sa bagong langit at bagong lupa. So tulad nga nasabi ko sa inyo mga kapatid, yung final glorification na yan, mangyayari yan pagdating ng resurrection. Ibig sabihin, dun palang mababago yung mga katawan natin kapag nagsimula na yung resurrection o yung pagbubuhay magmuli sa mga namatay. Ngayon, yung mga naunang namatay na kay Kristo, nasaan sila? Kung hindi pa sila glorified body, saan napunta yung mga kaluluwa nila? So dahil wala pa yung resurrection at hindi pa ito nangyayari, yung mga naunang mananampalataya na namatay na, sila ngayon ay nasa piling ng ating Diyos. Pero mga kapatid, hindi pa yan yung tinatawag natin na bagong langit at bagong lupa. So kung mamamatay yung isang mananampalataya ngayon, dadaan muna siya sa tinatawag na intermediate state. Ito yung dadaanan ng isang tao kapag siya ay namatay hanggang doon sa resurrection. So habang hinihintay yung araw ng pagkabuhay ng mga namatay, naandito muna yung mga mananampalataya sa state na ito. So yung mga taong nanampalataya sa Panginoong Jesucristo, yung mga kaluluwa niyan, naandun na sa piling ng ating Panginoong Jesucristo, doon sa intermediate state. Pero yung mga katawan nila, syempre, mananatili yan dito sa lupa. Mabubuhay lang magmuli yan pagdating ng resurrection. At yun nga, magiging glorified body yung mga yan pagdating pa lang ng resurrection. So ibig sabihin, yung mga nauna ng mananampalataya na namatay na, meron na silang napuntahan. Naandun na sila ngayon sa piling ng ating Panginoon. So saan natin mababasa yon? Basahin natin yung 2 Corinthians chapter 5 verse 8.
Malakas ang aming loob at mas gusto pa naming iwan ang katawang ito na aming tinatahanan ngayon upang manirahan na sa piling ng Panginoon. Basahin din natin yung Philippians chapter 1 verse 23. May pagtatalo sa loob ko. Nais ko nang pumanaw sa mundong ito upang makapiling ni Kristo sapagkat ito ang lalong mabuti. Malinaw sinabi ni Apostol Pablo doon sa piling ni Kristo, sa piling ng ating Diyos. So maiiwan yung katawan natin dito, pero pagkatapos ng kamatayan, yung kaluluwa, mapupunta na yan agad doon sa piling ng ating Panginoong Jesucristo. Pero mga kapatid, huwag kayong malilito na kapag namatay ang isang tao, hindi agad yon magiging glorified body. Mangyayari pa lamang yung final glorification pagdating ng resurrection. Ngayon, kapag namatay ang isang taong mananampalataya, yung kaluluwa niya nandun pa lamang sa piling ng ating Panginoong Jesus. Ngayon mga kapatid, yung tawag ng iba dito sa intermediate heaven o yung pansamantala na nandun yung mga taong mananampalataya habang naghihintay ng resurrection, tinatawag nila ito na paradise o paraiso. Alam naman natin na binanggit ng ating Panginoong Jesucristo yung salitang paraiso nung time na malapit na silang mamatay. At yun nga, sinabi niya itong paraiso na ito doon sa katabi niyang kriminal. Basahin natin yung Luke chapter 23 verse 43. Sumagot si Jesus, "Sinasabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa paraiso." Yung time na yon malapit na silang mamatay. So ibig sabihin mga kapatid, sabi niya ngayon mismo. Ibig sabihin nun, yung time din mismo na yon mapupunta sila doon sa paraiso. O yun nga sa tinatawag natin na intermediate heaven. At bukod dyan, nabanggit din sa Revelation yung salitang paraiso. Ngayon mga kapatid, yung paraiso na tinutukoy na yon hindi pa yon yung new heaven and new earth. Yung paraiso na yon yun ay yung sa piling ng Diyos. Ibig sabihin, once na namatay yung isang tao, doon siya mapupunta. Basahin natin yung Revelation chapter 2 verse 7. Ang lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Sa magtatagumpay ay ibibigay ko ang karapatang kumain ng bunga ng punong kahoy ng buhay na nasa paraiso ng Diyos. So malinaw mga kapatid, merong paraisong naghihintay doon sa mga taong nananampalataya sa Panginoong Jesucristo once na sila ay mamatay. Ngayon bukod sa paraiso, meron din sinasabi yung Bible patungkol sa Abraham's bosom o doon sa piling ni Abraham. So saan natin ito mababasa? Makita natin ito doon sa kwento ni Lazarus at doon sa kwento ng mayaman. Basahin natin yung Luke chapter 16 verse 22. Namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing. Itong Abraham's bosom o yung sinasabi nga na sa piling ni Abraham, dito napunta itong pulubi. Ngayon, katumbas nitong Abraham's bosom, yung tinatawag natin na paradise. So mga kapatid, yung mga bagay na yan na nabanggit natin, yung paraiso, Abraham's bosom, sa piling ng Diyos, ibig sabihin yan mga kapatid, mga term lang yan na ginagamit na kung saan mapupunta yung tao pagkatapos ng kamatayan. Kasi mga kapatid, bagamat iba-iba yung tawag dyan, pero isa lamang yung lugar na yan. Dyan mapupunta yung mga mananampalataya ng Panginoong Jesucristo matapos na sila ay mamatay. Pero ang point natin dito, bagamat iba-iba yung tawag dyan, pero yan yung lugar na punong-puno ng pagmamahal, punong-puno ng kapayapaan, punong-puno ng kapahingahan, punong-puno ng kasiyahan, at kumbaga, kompleto na lahat doon. Kasi nga, kapiling mo na yung Panginoong Diyos, so wala ka nang hahanapin doon. Yun nga, langit na kasi yun. Pero hindi pa po yun yung new heaven and new earth. Pero doon ka na rin papunta. Tandaan nyo mga kapatid, once na napunta na kayo doon sa intermediate heaven, patungo na rin kayo doon sa eternal heaven. Hindi ka na pwedeng mapunta sa impyerno. Kumbaga, patungo ka na talaga noon sa eternal state, doon nga sa bagong langit at bagong lupa. Pero yun nga, maghihintay ka pa doon hanggang resurrection, hanggang sa maging glorified body ka. Pero technically mga kapatid, masasabi natin na yung mga taong namatay na kay Kristo, nasa langit na sila. At naghihintay sila doon sa tinatawag natin na bagong langit at bagong lupa. Sabi nga sa 2 Peter chapter 3 verse 13, "Subalit ayon sa pangako ng Diyos, naghihintay tayo ng bagong langit at bagong lupa na paghaharian ng katuwiran." So ibig sabihin mga kapatid, hinihintay pa natin itong bagong langit at bagong lupa. Mararanasan natin itong bagong langit at bagong lupa once na-glorified body na tayong lahat. At yun nga, kapag nagunaw na yung mundo. Kasi alam naman natin mga kapatid, gugunawin yung mundo na ito, yung kalawakan, at yun nga, papalitan ng bagong langit at bagong lupa. Na syempre mga kapatid, sinasabi ko nga sa inyo, yun yung permanent address natin. Kasi doon na tayo mamumuhay kasama yung ating Panginoong Jesucristo magpakailanman. So muli mga kapatid, yung mga mananampalataya ng Panginoong Jesucristo na mga namatay na at mga nauna na, naandun na sila sa piling ng ating Panginoong Jesucristo. Nasa langit na sila. Pero yun ay pansamantala muna. Intermediate heaven pa lamang po yun. At darating yung panahon, makakasama rin natin yung mga yan doon sa bagong langit at bagong lupa. Ngayon yung mga hindi mananampalataya, meron din silang tinatawag na intermediate state. Nandoon sila ngayon sa intermediate hell o yung tinatawag natin na Hades. Ibig sabihin mga kapatid, doon sila pinahihirapan ngayon at wala pa sila doon sa dagat-dagatang apoy. Wala pa pong tao doon sa impyerno, mapupunta pa lamang sila doon after ng final judgment. After naman ng resurrection ng mga taong hindi mananampalataya ng Panginoong Jesucristo. Doon pa lang sila itatapon sa dagat-dagatang apoy kasama
si Satan at yung Antikristo. So ibig sabihin mga kapatid, yung mga namatay ngayon nasa intermediate state pa lamang sila. Yung mga mananampalataya nasa piling ni Kristo at yung mga hindi mananampalataya nandun sila sa Hades. So yun mga kapatid, yung bagong langit at bagong lupa, titirahan natin yon pagdating ng panahon. Pero ngayon, naghihintay pa lang tayo sa rapture at resurrection. At kapag nangyari yon, magiging glorified body tayo sa isang kisap mata. So yun po yung pag-asa na binibigay sa atin ngayon ng ating Panginoong Diyos. So yun lamang mga kapatid ang gusto kong ibahagi sa inyo. Sana may natutunan kayo sa ating tinalakay ngayon. Hanggang sa muli, magkita-kita tayo. Salamat sa inyong panonood. Pagpalain kayo ng Diyos. Ingat kayo palagi.